Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyo niyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulunda niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunhi ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mo aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos.
sa kaita. Asan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin upang sa kinamtan naming paglayang walang maliw, kami magkaroon ng kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Nabagabag ang kanilang kalooban nang marinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, mga kapatid, ano ang gagawin namin? Sumagot si Pedro, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos. Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi at nanawagan siya sa kanila. Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas. Kaya't ang mga naniniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat. Ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang siya ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubulay. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Awat pag-ibig ng Diyos sa sangkalupaay lubos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Araw ngayong gawa ng Diyos, magdiwang tayo ng lubos, purihin ng manunubos. Hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa'yo, Panginoon. Si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?" Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon. Ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan. Kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Humarap siya sa kanya at sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, guro. "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at sa inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena'y pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Happy Easter, maligayang Pasko ng pagkabuhay. At sa araw na ito, tayo ay nasa ikalawang araw ng tinatawag na Octave of Easter o yung walong araw, Oktaba, Okta walo. Walong araw ng pagninilay. Walong araw na palagi nating maririnig ang napakagandang balita ng muling pagkabuhay ni Jesus. Walong araw na ang ating focus ay sa kapangyarihan ng kaniyang muling pagkabuhay. Dahil ito ang misteryo ng ating pananampalataya. The mystery of faith, mysterium fidei. Kaya nga sa karanasan ni Maria Magdalena ay isang karanasang hindi mabubura sa kaniyang buhay ng kaniyang pagkakaugnay sa Diyos. Sa atin pong ebanghelyo, maliwanag ang karanasan ni Maria na naroon ang kaniyang damdaming hindi maipapaliwanag sa paghahanap at pagbabantay sa alam niyang Panginoong kaniyang sinamahan. Naroon yung kaniyang pusong, "Ako ay magtitiis na magbantay." Pero yung taong binabantayan niya ay muli nang nabuhay. Yun bang kaniyang karanasan ng pagluha ay napalitan ng galak? Yung kaniyang karanasan ng pagkawala ay napalitan ng katiyakan. Yung karanasan ni Mariyang siya ay nag-iisa ay napalitan ng kagiliwan ng pusong nagmamahal. Dahil ang isang pusong nagmamahal
umiyak man, ay mayroong pag-asang nakikita. Kaya sa karanasan niya, sa unang pagkakataon, ang salitang Maria, yung pagtawag ni Jesus sa kanya, ay isang sitwasyong bilang ikaw, hindi kita makakalimutan kailanman. Nasa puso, nasa isip ng Jesus na muling nabuhay, ang pangalan mo simula nung tayo'y nagkatagpo. Simula nung nagkaroon ka ng ugnayan sa akin, ang pangalan mo ay hindi na mabubura. Ito ang ligaya, ito ang katiyakan, ito yung marubrob na pag-ibig ng Diyos sa lahat na nagkakaroon ng tiwala at pagkakakilala sa Kanya. Hinding-hindi niya makakalimutan at nakatatak sa puso niya ang pangalan ng bawat isa. Yung bawat isang susunod sa Kanya, ang bawat isang nagmamahal sa Kanya, ang bawat isang nagtitiwala sa poong Jesus Nazareno, kailanman hindi niya makakalimutan. Kaya yung very powerful na salita niyang Maria ay isang sitwasyong mahal na mahal tayo ng Diyos. Hinding-hindi niya makakalimutan ang ugnayang meron ka na sinamahan mo siya sa paghihirap hanggang sa kaniyang tagumpay. Kaya nga't nang makita ni Jesus si Maria, at ito ang napakaganda sa Ebanghelyo ngayon. Nang sinabi ni Jesus, pumunta ka sa aking mga kapatid. Hindi lamang si Maria ang nagkaroon ng ugnayan sa Diyos, kung hindi yung kaniyang mga alagad na sa unang pagkakataon tinawag ni Jesus na kapatid. Mula sa pagiging alagad, hindi na lamang siya alagad kung hindi kapatid na kaugnay ng kaniyang puso. Mula sa pangalan, ito na ngayon ay kaugnay ng puso ni Jesus dahil ang lahat ng naniniwala sa kaniya ay kaugnay ng kaniyang puso. Kaya ang muling pagkabuhay, ang selebrasyon ng muling pagkabuhay ay muli rin nating pagkabuhay sa pag-asa at awa ng Diyos na ang kaniyang sakripisyo para sa atin ay hindi masasayang. Ako na ngayon ay magpapanibagong tao dahil kilala pala ako ng Diyos. Ako ngayon ay magbabago ng pagsunod sa Kanya dahil kapatid pala ang tawag niya sa akin. Makikita lamang natin at mararamdaman ang pagmamahal ng Diyos na yan kung tayo ay patuloy na susunod at kakapit sa misteryo ng kaniyang pagliligtas. Kaya nga po ang karanasan ni Maria ay karanasan din nating lahat na makikita lamang natin ang Diyos, makikilala lang natin ang Diyos kung tayo'y susunod at bubuksan ng puso sa panibagong liwanag. Ang muling pagkabuhay ay isang liwanag na humihikayat sa ating sundan ang tunay na Diyos na nagsakripisyo para sa lahat. Nawa ang Ebanghelyo ngayon ay maging isang bukas na salita ng Diyos sa lahat
na siya ay tatawag sa ating pangalan anumang oras ng buhay. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kaniyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa Ama. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga namumuno sa mundo naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinagngakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga may sakit naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. Ang mga yumaon naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng Panginoong muling nabuhay, iwaksi mo ang aming mga takot. O Diyos, sa pamamagitan ng kamatayan ng iyong anak, ibinigay mo sa amin ang pag-asa sa buhay na walang hanggan. Loobin mo na sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay ay matamo namin ang buhay na aming inaasam. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito, inuming inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang nunting alay mula sa amin. Buong puso namin hihintayin pagpapala na magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang,
kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa't pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa na kadakilaan mo. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Hosanna, hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa kaniya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inibot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuray sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus, ang Diyos ng buhay at muling pagkabuhay. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ give me safe. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
si Jesus ay ating Diyos, ang tunay na kaligtasan. Pag-alak pagkat siya'y nabuhay, tinubos ang sanlibutan. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at pagpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Sundin ating dinggin, ating ipagmalaki, at tanggapin biyaya ng Diyos, pangako niyang kaligtasan. Galak sa pagkabuhay ni Jesus na kanyang anak. Awitan natin ng Alleluia, ipamahagi ang kaligtasan. Nagdiriwang sa langit mga anghel na banal, at sa lupa'y manalangin at magpuri sa Ama, ipinangakong kaligtasan ay narito na sa pagkabuhay ni Jesus ay ating nadama. Announcement: ang banal na relikya ni Santa Teresita ng Batang si Jesus ay dadalaw sa ating simbahan sa darating na Sabado, April 15, 2023, sa ganap na 7 ng gabi. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na po ang mga ministry at organisasyon ng ating simbahan. Ang rito ng pagtanggap at banal na misa ay pangungunahan ng ating rektor na si Reverend Father John Siscon. Ito po ay mananatili hanggang Linggo, April 15, 2023, sa ganap na 7 ng umaga lamang. Dumalo po tayo. Maraming salamat po. Pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ang ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga ninoloob mong mabinyagan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyo ko kayo habang iginagawad ang pagbabasbas. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay siya nawang magpala sa inyo ng kaligayahang magpas sa walang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos na walang maliw na kalayaan, ay pagkamtinawa niya ng kaniyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo ay kaysa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal ng mga nasa kalangitan, pakundangan sa inyong mabuting pamumuhay, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Paglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong inamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.